Good day mga pade. Sa video nito, gusto ko lamang mag-share sa inyo ng aking mga nalalaman. Lalo-lalo na sa mga newbie natin kaibigan. Sa mga newbie tattoo artist dyan, sa mga nagsisimula pa lang po aral mag-tattoo, meron po akong share sa inyo. Disclaimer lamang po, ito ay aking lamang opinion at syempre gusto ko lamang mag-share sa inyo ng mga aking nalalaman, konting nalalaman sa pagtattoo. Kasi hanggang ngayon, nag-aaral pa rin tayo sa pagtattoo. Syempre, hindi tayo dyan humihinto. Ito naman po ay gusto ko i-share sa inyo. Pag-usapan natin sa video nito yung paggawa ng layout. Paggawa ng layout gamit ang Procreate sa ating mga iPad. Tapos, kung paano mag-pre-stencil na. Ibig sabihin nun, ngayong gabi pa lang, meron tayong customer, ready na yung design natin, i-stencil na natin yon. Tapos, kinabukasan, pagdating ng client natin, susukatin na lang. Tapos, pag okay na sukat, ipiprint na lang yung stencil. Pero gamit ang isang printer na tinatawag natin dot matrix, ito yung Epson LX310. Hindi ito sponsor guys ha, hindi ito sponsor. Marami kasi nagtatanong sa akin ano yung ginagamit kong printer na pang stencil. Medyo mahal kasi yung thermal copier, tapos ito ay na-pick up ko lang din. Nakita ko lang din sa sa Facebook matagal na. So ngayon, nakikita niyo ito madalas sa video ko kaya nagtatanong, kaya ginawa ko lang ng video na rin para ma-share sa inyo. So, huwag natin patagalin pa. Pag-usapan na natin yan. Game! Welcome mga pade. Welcome na naman sa ating panibagong tutorial. Gamit ang Procreate na application sa ating iPad Pro, mag-i-edit tayo ng design. Una, kailangan natin kumuha ng isang body part kung saan ilalagay yung tattoo design. Ito yon. Sunod, punta sa action. Pindutin yung insert photo at hanapin yung design na ilalagay natin. Sunod, pindutin ng layer, pindutin yung capacity, babaan, para makita natin yung body parts at matrace natin kung saan ito talaga ilalapag. Sunod naman, burahin natin yung mga sobra. Iwan lang natin yung design na kailangan natin. Ayan, tapos na. Balik tayo sa layer, itaas ang capacity. Tapos, pumunta ulit sa action, pindutin ang insert photo, ilagay ang susunod na picture. Tapos, same process. Kailangan natin masukat ulit ito doon sa body part na paglalagyan. Ayan, di ba? Tapos, burahin natin ulit yung mga sobra. Simple na naman ito gawin. Kailangan lang talaga ng application na ito para magaya itong ginagawa natin. Ayan, tapos na natin siyang burahin. Balik tayo sa layer, lilinawan lang. Tapos, ilagay na natin yung ating pangatlong picture. Ayan. This time, ito yung magiging background natin. So, papabaan mo ulit. Tapos, i-resize. Tapos, buburahin na naman yung mga sobra. So, ayan, tapos na. Lilinawan lang natin ulit yung design. Ngayon, ang isusunod natin, yung pampinali, mag-a-adlib na tayo. Buksan lamang layer at mag-add ng another layer. Tapos, i-drawing lang natin yung adlib. Ito yung mga parang guhit lang o smoke na para kung sakaling mag-additional design ka sa susunod, sa likod, kung gagawin wraparound ng client natin, madali tayo makapagdugtong. Ito lang yun. Napakasimple lang naman gawin. Yan, guguhit ka lang naman dyan eh. Hanggang sa makakita ka ng tama o yung sa tingin mo maganda na at okay na. Ginagawa natin yung ganyang style para kung sakaling dudugtungan yan, alam nyo na, madali na magdugtong. So, ayan, tapos na tayo. Buburahin na natin ngayon yung picture sa likod. Tapos, isa-save na natin yung ginawa nating design. Ayan, ba't natin ginawa yan para yan ang ipapasa natin sa ating client. Rough sketch pa lang yan, sasabihin nyo lang sa kanya. Tapos, pag okay na, na-save nyo na, ang gagawin natin, ililinisin na natin yung buong design na lalapat doon sa kanyang braso. Imagine, na pag nakadikit na sa kanya yan, yan yung outcome. Buburahin lang natin yung mga sobra dyan. Tapos, isa-save natin ulit. Tapos, ipapasa natin ulit yan sa client natin na ito yung outcome. Once na ginawa na ito sa balat nila. Diba? Minsan kasi meron tayong mga client na gusto muna makita yung kalalabasan ng idea na naisip nila, kaya humihingi sila ng layout.
So, siyempre, tayo naman mga artist, gumagawa tayo nun. Para naman eh, may idea sila at madali, pagdating sa part na yun, madali natin silang mapapauo. At siyempre, susunod dito, schedule na. So, yun mga padi, lilinawin ko lang. Ang gamit ko dito ng application ay Procreate. Kung meron kang iPad Pro, madadownload mo ito sa Apple Store at babayaran mo lang ito ng halagang 500 pesos. Tapos magagamit mo na siya. Lagi ito nag-update ng mga bago nilang labas na tools. So, malaking bagay ito para sa atin mga nag-i-edit ng design. So, sana nagustuhan ninyo. Salamat! Good day mga pade. Welcome na naman sa ating panibagong tutorial. Pag-uusapan natin kung paano mag-stencil gamit ang Procreate. Una, kunin natin yung design na gagamitin natin. Sunod, pindutin yung layer, pindutin yung picture at i-duplicate ito. Pagka-duplicate, pumunta naman sa ating adjustment. Tapos i-click ang curve, tapos i-adjust lang natin ito yung banda. Tapos balik tayo sa layer, pindutin yung duplicate. Tapos pindutin ito, tapos hanapin yung divide. Ayan, i-click natin yan. Ayan. Tapos pumunta rito sa adjustment ulit. Tapos pindutin yung Gaussian Blur. Tapos i-adjust natin to sa mga bandang 6%. So ayan, makikita nyo medyo malabo yan. Okay lang yan. So dyan na mag-start ang ating stencil. So sunod, balik tayo sa layer. Pagsamahin natin tong dalawang to. Ayan. Pag magkasama na sila, punta ka ulit dun sa adjustment. Pindutin yung curve. Tapos itaas natin para makita nyo. So ayan, ready na ang ating stencil. So, isa pa ulit. Duplicate natin yan. Tapos, pindutin ulit yung adjustment. Pindutin ulit yung curve para mas lumutong pa yung pagka-dark niya. So, ayan. Ito na ang ating finished product. Pagkatapos niyan, kailangan mo lamang itong isave. Papunta doon sa Google. So, ang gagawin mo dyan, isa-save mo siya. Tapos i-message mo yan doon o i-email mo doon sa kanino mang account para once na ginamit mo na yung computer, andun na siya. Hindi mo na kailangan pang i-transfer pa kung saan saan. So ito yung ginagawa kong pamamaraan ko para makuha yung design to tablet to PC. So ayan, sana nakatulong guys. Susunod naman dito kung paano natin gagamitin yung dot matrix para sa stencil. So, abang-abang lang. Salamat! Good day mga pade. So, ito na pala yung kalugtong ng ating video about doon sa pag-stencil. So, sa video nito, ituturo ko sa inyo kung paano gumamit ng dot matrix para sa ating pagtatato. Ito yung ginagamit ko nga pala kapag nag-stencil ako, mabilisan. So, ito yung napapanood nyo sa video madalas na ginagamit ko. So, ito na. Pupunta tayo sa Google. Kukunin natin yung picture na sinend natin. Punta tayo sa send item. Tapos ito na yon. So, isa-save mo lang yan. Kailangan mo lang save. Once na na-save mo yan, pupunta tayo dito sa ating Word. Yan. Mula dyan sa Word, i-resize natin siya. So, once na nakuha na natin yung tamang size, pwede na natin siyang i-print. So, ito na yung printer. Kailangan po, nandito yan sa ating... cancel dyan. Nandito yan sa ating Epson 310 LX. So, okay guys. So, sa paggamit ko ng dot matrix, dapat ito yung ating stencil paper. Tatanggalin nyo itong isang to. Hindi kailangan. Lagi naman ito tinatapon. So, ito. Ito ang importante. So, dahil ito, dito didikit yung ating stencil. So, dapat ito, pag inilalagay mo na rito sa ating dot matrix, kailangan yan, pansinin nyo guys ha, ito yung papel, kailangan yan nakapaharap doon. Doon siya nakapaharap. Para pagsubo mo rito, pagsubo mo dyan, ihigupin nyo ng ating dot matrix. Ayun. So, ang ending yan, nakaharap na sa atin yung papel na manipis. So, kaya ganun yung setup mo. Kasi ha, pag binaligtad mo yan, magiging mirror, sayang yung ating stencil. So, lagi nyo tatandaan yung ganun setup ha. Once naman na isubo nyo na yun dito sa ating dot matrix, kailangan nyo lang siyang i-level ng konti. So, ipiprint na natin siya. Print. Ayan. So, ito.
Mapapansin nyo, ready na yung ating design, yung ikot na. Mapapabilis ito yung trabaho nyo, guys, kasi pwede ka mag-stencil gabi pa lang. Tapos kinabukasan, ready na yung design para pagdating ng client mo, ididikit na lang. So, malaking tulong itong ating dot matrix. Antayin nyo lang siya, guys, na ano, na matapos. As okay na yan. Para kayong ditong may thermal copier. Kaibahan nga lang ito, medyo mura. Kasi second hand ko lang siya nabili. Malapit na tayo matapos. Ayun, natapos na. So guys, ito na yung ating stencil. So tingnan nyo maigi ah. Kung gano'n yung kaganda. O diba? Pinong-pino guys. Oh. Yan yun, ididikit na lang yan sa balat. So alam nyo na. Sa mga tatanong pala kung saan ako nabili itong Epson LX310, meron to sa online. Second hand ko to nabili. So bahala na lang kayo maghanap kung saan dyan. Basta i-type nyo lang siguro din yung Epson LX310, tapos for sale, second hand. Meron yan. Kasi nabili ko to doon last 3 years pa. Kung na itong ginagamit. So matagal-tagal na rin. Pero malaking bagay. Kasi plano ko magpalit sana ng thermal copier kasi mas maganda rin yan. Mas simple yung gamitin. Pero ito, syempre, malaking bagay na. So yun, nasa na nakatulong. Ito pa nga pala yung ating Epson LX310. Ito yung mga nakikita nyo lagi sa aking video sa TikTok. Madalas, yan ang ginagamit ko. Ginagamit ko ito lalo pa nagmamadali. So yun guys, sana nakatulong at maraming salamat sa inyo. Peace!